Sanghalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagdukog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa.
Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang ay siya ang kilalani nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak ang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan sa balat ng lupa'y pawang maghahari? Pinakikinabangan ninyo siyang mabuti. Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayon, sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humibik. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako'y iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot.
Kristo ay nagtagumpay. Nalupik ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Sumpain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao bukat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpakanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangka na magamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang makipo man lamang nila. Bawat inaalikan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo, walang tigil ang Panginoon sa kanyang pagkakawanggawa sa mga tao. Lagi siyang nag-aabot ng tulong. Laging nag-aalay kapwa at pinagagaling niya ang lahat ng may sakit na lumalapit sa kanya. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus
sa ating buhay araw-araw. Lagi rin tayong magkawanggawa, tumulong sa mga nangangailangan, mag-alay kapwa nang walang tigil bilang pagmamahal natin sa Diyos. Lagi tayong magmahal ng kapwa. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo, manalig tayo na hikilumin niya ang ating buong pagkatao, ang ating tugon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin, at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kami na maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo na marapat na ganapin ang banal na pag-aakin, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagningap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangad mo na siya ay ibastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila
ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal,
ipadaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain na iyong bigay para kami ay pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo.